mga aga tuntunan, the series of sermon, the ABCD of cheerful giving, letter C na kita, no? Letter C, Mark chapter 10, please. Mark chapter 10. Let us read this responsibly, okay? Medyo mababa na eh. Pero hindi talaga ipagbasahon ang halin sa 17, malaktod na lang taguro. 17 to, pila na eh? O lakturan talang guro. Kaling kanugon eh. 17, sige, basahon ta. 17 to 31. Ako 17, kamo sa 18, namin yun yung magbasa, dungan. And when he was gone forth into the way, there came one running and knelt to him and asked him, "Good master, what shall I do that I may inherit eternal life?" "Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother." Then Jesus, beholding him, loved him and said unto him, "One thing thou lackest. Go thy way, sell whatever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me." And Jesus looked round about, and said unto his disciples, "How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God?" Alright, asala kita dira. Ginoo, salamat gid sa imo pulong. Salamat gid Ginoo sang imo pagpakamayo sa bilog nga adlaw sa amon. Salamat sa mga kalag, salamat sa mga kadaugan, espiritual, salamat sa mga accomplished na Ginoo nga mga buluhaton sa ninga semana. Lord, updi kami sa ninga tinion. Buligi kami, Holy Spirit, we need your power, your wisdom. In Christ's name we pray. Amen. Salamat, magapungutanan. Ang aton letter C is consecration of cheerful giving. Position alone do not give spiritual fulfillment. Ang manggad hindi ini makahatag sang espirituhanon nga katuyuan o nga kadaugan. Ini mga butang nga ginatawag naton nga bahandi. Hindi ni makatag sa espirituhanon niya fulfillment. We know that Jesus Christ is only, or that only Jesus Christ can give spiritual fulfillment. For Christ said, "What shall it profit for a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" So wala. Kwarta, hindi makaangkon sa spiritual nga fulfillment. Alright, so the ABC, D of cheerful giving. You remember the first sermon? The letter A of cheerful giving stands for the attitude of cheerful giving. That is the response of cheerful giving. Our attention is so important. If your attitude is not like the attitude of God, ang paghatag hindi mo ma-enjoy sa imo kabuhi. I hope you don't have the attitude of a robber. Anong attitude sang robber? What is yours is mine and I will take it. That is what we call the attitude of selfishness. The attitude of a robber. What is yours is mine and I will take it. I hope you don't have the attitude of the priest
and the Levites. I hope we have the attitude of our Lord Jesus Christ in a picture of a good Samaritan. Anong attitude sang priest kag Levites? What is mine is mine, and I will keep it. The attitude of the good Samaritan, he gave his time, gitagaya tinion, talent, gin ayos ang samad sa tong half-dead niya tao, gimbayaran niya ang hospital o ang inn, kagsili niya kung anong magasto mo, balikan ta ka, kagbayaran ta ka. That is the attitude of love. If you truly love God, you have no problem of everything. Nga man, that love will motivate you. Wala ka iban nga maging problema sa imo kabuhi kung ang imo gugma sa Dios mangibabaw. And that should be our attitude. Then last Sunday night, we talk about the letter B of cheerful giving. It stands for blessing. That is the resources of our giving. What is the purpose why God blesses you? Why you are asking God to bless you? Kabalo ka mo sa purpose? What is the purpose of blessing? It's not for you to be satisfied. It's not for you to be happy or to be contented, I mean. The reason you are asking God to bless you so that God can use you. Para gamitin ka sa Diyos. Alright, salamat sa ice. Kung wala ice, ambot na lang. May duha pa ka-anniversary, may duha pa ka-conference. So, salamat. Sumuklan, diskubrihan. Okay, so grabe pag-sustain. So, muna, no? Like David, na sirin David, you have something you can give to God like David. He said, Lord, you bless me so much. You own everything. You are the owner of the riches na ginhatag mo sa akon. What I have given you is also from you. So nakita naton kung anong ginimo ni David. Preparahan niyang templo sa Diyos. Hindi siya nagtukod. Yung anak niya si Solomon. But he prepared the materials. Pilagani ang bilis ang templo. More than $250 billion. Drums of gold. 10,000 drums of gold. 10,000 drums of silver. 10,000 drums of brass. Iron. The precious stones. Kaya prinsipyo ni David, kung ano man ang ako na baton subong, kabalo ko ikaw ang ginalinan, and you are worthy nga magbaton man sang pinaka the best. So salamat. Now tonight, we will continue to the third message, the letter C, entitled The Consecration of Cheerful Giving. Lain naman nga pamagi. Ang ato naman gamiton di, the young ruler. This is the requirement of cheerful giving. The requirement of cheerful giving. Tandaan ka mga kuturan, kung wala ka mo nagakabuhi sa ginatawag sa consecrated life, mabudlay para sa imo ang mag-alagad sa Diyos. Kung wala ka nagakabuhi sa consecrated na pagkabuhi, manginigugma, mabudlay sa imo ang paghatag. Magsilinta consecration, set apart. You're set apart. You're consecrated. God owns you. Kada siparar kita sa Ginoo. You're not going to enjoy sacrifices sa pag-alaga sa Diyos. Malayo man mo Kristiyano, hindi gusto magsakripisyo. Amo nang problema subong. Gusto kita blessing, but we don't like to sacrifice. You know, bilang pastor nyo, sa sining sima, ginauna-una ko kung ato kaginasang aga nga liwato naton ang aton nga schedule sa mga services naton. Amo man sa gabi nga
lain-lain ang ato niya mga pamatasan sa pagsimba. Pero kapasalamat ako nga, well, biskan malamig kag malinong ang kalibutan subong, ari ka mo sa church. You gave your time to come just to worship the Lord. Amen? And to listen to the Word of God. So bilang pastor, kung hindi lang kami kabalo magbalansi sa amon, nga although sanay na kami sa mga amon sini, no? Mo problema ka sa membro, nga amon sini, tiga ulo, membro nga salawayon, membro nga bisan ano mong encourage, hindi gid mag-attend sa Sunday school, amo na nga ako na lang ma-adjust. Nga ang aton nga panambaon, una ng preaching, bago ang Sunday school. And I will sacrifice nga ako mismo matudlo sa discipleship. Kay kanugon, insulto sa Diyos, nga ari ta sa church, pero hindi nato mahimo ang pagsamba nga pinaka-the best. Lain buot sa Diyos. Pero ako bilang pastor nyo, nasanay na ako sa amusina nga pamaagi. Nasanay na ako sa amunang pamatasan. Bangod, hindi ko gusto nga ang inyo kabuhi, nga magkabuhi ka mo, nga amulan ang inyo kabuhi, nga magsimba lang, kagwala ka mo sa miginahin mo para sa Ginoo. Ha? Sini ko sa inyo, bayaran ko na sulit sa Diyos ang akon nga pagpabaya. Kadua ko magaba atubang sa Diyos. Now, kamo nga mga members nga magwanon, why ko nagabasol sa inyo? Intindihan ta kamo. Pero magtingwa ka mo, mag-grow ka mo sa inyo Christian life. Kamu naman nga dugay na nga mga membro, hindi pa huli ang tanan. Domingo lang nga adlaw ang para sa Diyos. Make it the best day para sa Diyos. Ha? Ano? Ito, litson? Bihira. Maka-Christmas si Gamiha karun sini. Oh, thank you sa nagatag, ha? Damo ko na baton sa mga cash na Christmas gift. Kamong nga wala gapati, nugay ka mo baton. Ah, gabaton, gapati ka? Oh, mayo. Ibang sa inyo ay gapati. Oh, tiperdi ka mo sa amon? Oh, gapati man siya? Gapati ka? Okay. Oh, basi may harap pa na karoon, nangyabot pa. Thank you. Ako, gapasalamat ako kasi siyempre, why man takwaan mo? So, nagapre na lang ko nga kabay pa na ginatugyan ko na lang sa Ginoo ina ng mga bagay. Kay kabalo ko ay makumihimu mo bilang pastor nyo. Gusto ko makamu isi-isahon, pamangkuton, nga man wala kagasimba kun aga. Nga way kagabalik ko na po, nga way kagapermin, nga way kagasolwining, nga way kagatin sa Sunday school, hindi ko mahimu isa-isa. Oo. Kay kanami balatan awon niya, kita nga mga membro sa church, inang bisa sa pagsimba na lamalatan eh. Oo, huwag ka naghahatag, huwag ka pag-asulwining. Bisa sa pagsimba na lamalatan eh, magbibiyon mo. Nga malipay man balang Ginoo, malipay man pastor nyo. Kanami tuloko, talam na ako, tanak ka namin, kanamunamon sa aton. Oo, di ba? Di ko naimo na ito sa karita sa gabi, di mayimo taman na saga. Mayimo taman na nga mag-attenda sa Sunday school. Oh, so ini trial ni. Mag-start na 8:30, 9 o'clock, makanta na ang choir ng mga bata. Ang mga amo na yung mga bata ako ni choir una. Tapos mawali na ko, tapos wako offering, announcement, makantang choir, special number, Sunday school na yun. Oh. Ha? Huh? Kung di kaya gusto yung mamati sa ako preaching, dito ka lang sa teaching, teaching lang kuya mo. Hindi na kuya magsinggit ka, magbira-bira kay nga man. Doctrine ang ako nitudlo sa inyo. Oh. Kaya kung preaching lang, wala ka mo Sunday school, you will never grow. Hindi ka mo mag-grow. Din sa hapon, mag-start kita gyapon 4:30 na. Then after sang ato niya preaching, discipleship, wala anay sa may magpauli. Dirata ka mo lagsun. At least, hindi na mo ka panalagan. Kaya nga man, may discipleship gyapon ka mo. Okay? So, daw hindi ka mo, doluya. Lagsa lang Domingo, ano ba kami inyo? Change your mind. Mindset.
Oo. Kasi gusto niyo, Edric, kamo na lang matulog. Para 24 hours. Sunday belongs to the Lord. Oh, lainon tanong aton 2023. Ang aton tema, nabura mo na, Brother Lionel. O, pasalamat mo ko ni kay. Itawag ko si mo si Bishop. Si Father, kasi Bishop na. Bishop ha? Bishop pa naman siya, Bishop. Bili ko ni mga kabataan, no? Bisawa ni Bible school ni, pero mga maayo. Damog ka-comment sa inyo. Ya, Pastor, I like your MC sa prayer meeting. Siniya, praying for him. Australia, brad. Pero damas damo ni fancy, ano? Si King. Biska nang iya, Bethlehem layo. Balong nga magalumpat. Tsaka di sa makita mo. Grabe ka kolumen. Bisa si Pastor Adales kag si Demis Ribatul. Grabe yung leader sa Tagaruas. Mababati ako sila live. Yun ang munang dapat ang sung leader. Buhi. Pero iya yung abito, pinalagpat na siya. Patudlo ako din sa sung leader. Sino si Tontone? May pa sa kabot? Oh, basta soltero, gapa, hilig na hindi. Oh, nangaluyag pataguro ay. Hindi, layo, kay guy, afternoon service sila. So, blessing. Dapat gimana mo, gimana, buhi dapat ang simbahan. Ang tema naton, subong, God's ministry, our priority in 2023. Oh, importante, grime. Kay mga pastor, ano itong team pastor? Kay basta bagong tuig, islan dahil ang tima mo, bilog na tuig, di kundi mag-rhyme, do kalaway. So, yung pinaminsar ko, ano imuunti? Buhay ako, lapit na lang New Year, may Japan na brad. So, salamat sa Ginoo, na amo na ginatag na tima sa aton. Now, let's continue. So, the Lord is the one who owns the church. So, subong gabi, atong tunan, a very simple message. And let us begin sa pagtuon sa kabuhi isang young ruler and learn how we can apply or learn from his life as a steward and a cheerful giver. Number one, let's start his background. Anong background sining young ruler? Ato na isa i-background check. No? So sila sa Bible, rich young ruler. Dinata sa tatlo. Manggaranon, pamatanon, ruler. Okay? In Mark chapter 10, verse 22, sila sa Bible, verse 22. And he was sad at that saying and went away grieved, for he had great possessions. He was rich. So makita natin rin, the rich young ruler, this man, was wealthy. It says, he has a great wealth, and because he was wealthy, he has an option. Of course, kung magaranon ka, may pagpipilian ka. Madamo. O, kung sa aton pa, may aras siya nga pilian siya nga kabuhi, pero aton makita, this wealthy young man, the Bible says, he came to Jesus because he realized, kabisanda mo sa manggad, there is something inside, in his heart, because wealth cannot give him a satisfaction in life. Biskan matutod lang, bisa masiling pa ni manggarado ni, okay sila, they're not okay. Satutod lang. Because of his wealth, he was self-sufficient. Listen, ang aton manggad, dua lang matabo. Either be a blessing into God's kingdom or it can be hinder or destroy your life. Dua lang na. Pag manggaranon ka, pag damo ka manggad, dua lang ang matabo sa kabuhi mo because of that wealth. Ikaw, maging blessing sa karyan sang Ginoo or ina, maging upang sa imo pagpangalaga sa Diyos. Now, the issue is not position. Nga man, tanang kita may manggad man. Galing kay manggad ay gamay. Jutay lang. Ang iya manggad, jadamudamo.
Pero we have all the position. The issue is, do your position have you? Ang imo bala kuno position amo ni maga-control sa imo? Is that the ruler? Sini sa Bible, Mark chapter 10, ngang banggad amo naga-control siya kabuhi. Sa Mark chapter 10, is not that the ruler had position, but is that position have him? Amo ni problema ta pirmi. Pag kita gin-bless na sa Ginoo, daw kita na yaga-control sa atong kugulingon. Pero wala mo na dunduman, kag nalipatan mo, nga ang Diyos ang may karapatan nga mag-control sa atong kabuhi. Ha? Hindi dapat ang manggad. Amo na kakatabo sa madamo nga Kristiyano. Their life to God, 100%. Dapat, kay gin-bless kita sa Ginoo, dapat 100% ang atong nga pagpangalaga sa Diyos. Hindi dapat kita makontrolar sang trabaho, hindi dapat kita makontrolar sang manggad, sang relationship, o any kind na butang nga magaupang kag magakontrol para hindi kita makapangalagad sa Diyos. Your position may be your studies. Your position may be your job. Your positions may be your business, your family, or any relationship, or whatever it may be. Amo ining rason, mga utod, nga nagaupang sa aton. The man was wealthy. Ikaduwa, this man was a ruler. Kabalak mo sa ruler? Ruler lang niya, no? Luke chapter 18. Hindi niya basta-basta. Pag ruler ka, ay nako. Grabe ang imo gahong. In Luke chapter 18, verse 18. In a certain ruler asked him, saying, "Good master, what shall I do to inherit eternal life?" Bihira. Ha? Ang ining tao ngayon eh, actually ba siya ka-ruler, grabe influence mo. In fact, isa sa mga influence nila, isa sila ginalinan kung nga magipapatay si Jesus Christ. Ini mga ruler, yung mga manggarano ni. Kasabwat ni sila sa mga Pharisee, mga religious leader. Kasabwat ni sila sa mga tao nga amo ang nagpahama kay Jesus Christ. Amo ni sila. They have the ability to influence many people. Pero makita natin that this man was also immoral. Moral, maayo, mabuot. Sila sa verse 20. Ano sila sa verse 20? Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and thy mother. Ano sila niya? And he said, ang malaki Kristo ha? All this have I kept from my youthhood. Ikon mura lang ang pag-ambalan, napakamura sila nga tao. Master, all this, I keep this from my youth. So ato makita sa pamatanon niya ini, nga aras na sa iya halos ang tanan. As if nga, hindi niya kinanglano ng ibang mga bagay. Pero nung natabo, he ran to Jesus Christ. Kaya nga man, kabalo siya nga may kulang siya. Tandaan nyo ha, ang lesson nyo matunan natin diri, ha, luwas ka, gimpakamay ka sang Ginoo, dapat maging kasubong kita ni David nga willing nga ibalik kung anuman ang ginatag sang Diyos aton. Nga i-acknowledge natin that everything belongs to God. Ining ruler lain eh. Ha? Gimpabugal niya o dumayo sa katao and say, Lord, what I have given thee, sila ni David, these things come from thee. Hindi na ako, Lord. So makita natin the background check of this young man. Ikaduwa, his personality. His background, then his personality. Ato ni i-assess ang iya pagkatawo. Okay?
This man was sincere. Ruler siya. Verse 17. Nag-kneel down siya sa kay Jesus Christ. Ruler did not or doesn't kneel down to anyone. Ruler ka mo. Wala sa mas mataas sila kag mas powerful sa ila panahon. Pero makita mo, he kneeled down. Sino sa Bible? Nabasa nyo? And he kneeled down. Nagdalagan siya. Sa balik na ito sa atong text, 17. Ha? Nagdalagan siya. Ang ruler, wala gadalagan kag magluhod. Ang mga tao, ya, among gadalagan kag magluhod sa ila. Kita nyo? But this young man kneeled down to Christ and he came to Christ saying, I have a question to you, Master. Good Master, what shall I do to inherit eternal life? In other words, this young man realized niyang iyamang God, may niguma, cannot purchase eternal life. Nagtuod yung mana, wala sang tao nga makabakal sa kaluwasan. Ikaduwa nga personal sang young ruler, he was humble. He kneeled down. Ha? Sila ko say, most of the time, ang ruler wala na sa may ginaludan. Most of the time, ang mga tao nagapalapit sila. Pero sila niya, Lord, what must I do to inherit? But this man was spiritually frustrated. Sila niya sa verse 21. Ano sila sa verse 21? Then Jesus beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. May isa kabutang na wala sa imo. Sila sa Ginoo, sell whatsoever thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Now, sila sa Ginoo, ilawan ko niwi. O sige, kung matutuod ka, nga nagapaubos, kagusto mo sa kabuhi, wala katapusan, are, ibaligya tanan nga may ara ka, kag iyatag sa mga pulubi, kag magsunod sa akon. What happened? Nang lumo siya. Tanaw niya sa Exodus, may ara ng ano? Basahon tayo Exodus. Sa Ten Commandments, 20. Balikan tala ng Mark chapter 10. Okay? Exodus 20. Para makuha nyo gina. Oh, ano sila sa Bible? Exodus chapter 20, beginning from verse number 3. Ten Commandments niya. Thou shalt have no other gods before me. Hmm? Amuning kulang sa iya. Dira pala sa verse 3. Ginambal niya, the Lord was not included. Pamati mayo ha, sa atong isa kabuhi, as if gakabuhi kita, subong nga wala kita Diyos. Okay? May mga tinion, nga mayad kita maghambal, may tinion sa atong kabuhi, nga nagapangalaga kita sa Diyos, masilita, I'm singing the choir, I'm winning souls for the Lord Jesus Christ, pero may nigugma ang kabaturan, oftentimes, the Lord was not included sa atong kabuhi. Paano, Pastor? Based on the reaction sa atong response. Sa nagsiling ang Ginoo, sell everything that you have and give it to the poor. Come and follow me. Sa nagambal sina ang Ginoo, nga ipangatag sa mga tao, nag-demoralize siya. Ang iya reaksyon, naglain. Pero sa una, sila niya, masunod siya sa Ginoo. Tanaw niyo, tanaw niyo ang habal niya, halin pa sa pagkabata, ining Ten Commandments, nasunod niya na. Napamangkot. Tanang gibala nasunod niya? Wala. Kaya nga man, sa verse 3 pa lang, hindi Diyos nga matutuod ang iyagisimba.
kundi ang Diyos sang manggad. Sila yung sang Ginoo, thou shalt have no other gods. Na masiling ka, pastor, kuya kasimba na yan sa Diyos-Diyosan. Pwede akong kasimba sa mga ribulto. Pamati ka mayo. Ang adlaw sa Domingo, kag anuman yung priority mo sa kabuhi mo, kag inhi mo ikaduan Diyos, amo nang Diyos mo. Kung anong ginauna mo sa imo kabuhi, amo nang ginapaka-Diyos mo. Kay matutod niya nagasimba sa matutod niya Diyos, kag buhi niya Diyos, anuman niya butang, ginauna mo ang Diyos. Pero kakatapos mo, ikaduwa na lang Ginoo sa aton, optional na lang. Amo nang point kang ginapabuti sa Ginoo. One thing thou lackest. Di pagkapati ay panghatag, naglumo sa hindi niya kaya. Sa mo namin ni Gugma, may mga idolatry pata sa kabuhita. Idolatry natin trabaho. Idolatry natin ang aton pag-eskwila. Ang idolatry natin ang aton karir. Ang idolatry natin ang aton pamilya. Ang aton bata. Tanan na lang. Ano man yung bagay na ginauna mo, that is your idol. That is your gods. See? Pero sila niya, nasunod ko tanan. Since sa pagkabata ko, makita nato ni was morally good. Maayos siya kasunod sa 10 kasugo. Pero wala sa kabalo, may isa kabutang na kulang. He has everything, but one thing that lacks to the Lord Jesus Christ, you have not kept all the commandments. You do not even, you know, keep the first commandment. Paano masilingan? Ano sila sa Bible? Masunod mo ang siyam, matisod ka sa isa, wala pulos ang pulo kasugo. Sila sa Bible. Yan yung mga 70 adventure ni, mga tikalo ni. O mga mabuot na sila, mga maayo na. Kita mo, pag-adlaw sa Sabaduya, wala ginaslagi tinuntuya kay Sabat, holy day na yan para sila. Amuna sila yan, magsimba sa Diyos sila. They are sincerely wrong. Kita mo diyo, simbang gabi, mga tao, mga tigulang, kasimbaw. They are sincere sila, reliyon. Ang mga Baptist, gapati sa Bible, gapati sa matutunga Diyos. Pero bisa sa Sunday school, hindi katin. May simbang gabi, may gabi pagin sila. Simba bagalyo, ano na? Ang biha, misa di galyo. Kita ko sa katirna, halin sa umpisa. Halin ko sa pintahan, galyo, pagkato sa altar. Ikaw yan, last year, pagkato sa church. Uy, ganaw yan. Tapos siling mo, may Diyos kang atutuod? May Biblia ka? Luwas ka? Palangit ka? Pero hindi ka kasakripisyo? Uy, patapos yung mapuli ka na? You come on time. You go home late. Hindi you come late, you go home on time. Baliktad. Dapat kay late ka, dapat isa ka oras sari pabilin di. Pinalidad sa imo pagka-late. Dayawan ko tani si Bayo. Ganun kay pala absent ba ni? Tapos sa amo, puli na kamatanan. Isa ka oras galuhod na niyo. Galuhod na sa pangamuyo. Ganun ko lang namin siya kay Permi sa late. Ay kundi, bawi isang oras ka pangamuyo. Gani ka mo nga mga late, pangamuyo ko mo isang oras di. Upod ka mo sa kaybay. Oo. Lahay mo isang oras ka pangamuyo pa nasa diya. Ha? Ang bata niya, kaluluoy hulat to, bakla niya lang ice cream, tiubos ang ice cream. Ayawan hulat. Pero tatlo ka Domingo, may nagsimba. Ano ba? Saan ka galing kagabi?
Luoy ni nga tao ni. Persecuted niya sa asawa niya. Pasalamat na kapamana siya sa butbot. Napakahugod. Ang iya isa kabata, graduate na, dentist, may doktor na nga bata. Alam-alam mga bata, di nagmana na iyang tatlo. Grabe ang iyang subang niya. Manong patukod na klinik, oh. Iya nga, isekrito, pangamuyo lang, permis sa Diyos. Ang iya asawa, aniber na lang, yabintan na. Base, naka-live pa tadi karon, tapos pa ko di karon. Ay, grabe. Pero believe ko nga tao mo. Pati na yung offer niya, dakpo na yan, kagkwao na yan. Pero kapag ita sa makatag siya kada simana, minugan wala na pustiso. Dito pa kami sa kay Patricio, bago pa lang ang misyon, at nubangay lang kami, dental clinic, siya nang tagabayad sa pustiso. Ni Solwini, siya ni Buboy o si Abner? Buboy. Ay, si Buboy ganun ito mag-itik-itik. Bala, basket na ba? Si Buboy, si Buano man siya. Pero hindi siya si Buano Buboy. Pero naka, ano man siya? Post basket sila sa likod. Inom-inom sila doon na yun. Oh, grabe, discipleship Buboy. Kibot lang kami yung asasubong Aragyapo, no? 29 years ago. Ano hindi lang sa faithful kid? Pero araw sa Gihapon, ang ikadiwa yung subong, ginapis ko yan, medicine naman. Imagine ito lang sa kanigang may gamay itong iyang kwarto, itong binahid sa Gihapon to. Kibot ko, may dako-dako, nagaling ang mansyon. Lain lang buto kay Way ako ginibita to. Why? Si Melvin pang nag-blessing to, adya ko. Ambot, ay mas palangga si Melvin sa asawa, ako kuntang sa asawa niya. Sige lang, may kaso, okay lang na. Basta si Baya. Oo. Oh. Imagine niya, bata, kasi may nasubong, ano? Alam-alam. Tapos sa ikatatlo sa aras tangke, ay kalabuto, alam-alam, bakit? Pero siling ko siya, siling ko, bay, bisan nga nung alam sa kabataan mo, pag hindi mo na natudluan ka madala sa simbahan, wala, pulos ka na na. Balang ko siya. Yaw gani pastor, ano kay Dabi si ni ilamag simba kay ambot na kay mama nila ah. Te, ano may mo na siya kay mula na isabat si mo? Ano nang kapangamoy ko si misis niya? Ah, wala. Makasalap ako di karon. Ha? Tuna, grabe nga tao. There is no other gods before me. Deuteronomy chapter 6. Verse number 5. Deuteronomy chapter 6. Grabe si bay mo. Hindi kuya kapate kay bay mo na. Dugay-dugay. Kibot na lang kay bay. Pero health mo ba? Yeah, health mo. Kato-kato sa doktor ko, anay. Eh, damo sakit si bay. Hindi na sa kalakat. Hindi na sa katindog. Kay bayid lang abay siyang pustiso. 6 verse 5. And thou shalt love the Lord thy God. Talaan nyo ha, ginalapawan nyo lang na pirmi ng mga versikulo. Magbasa ka mo sang verse, namnamin nyo. Ang verse ng Bible, no? Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. Pag hindi mo inibig ang Diyos 100%, ibig sabihin meron ka pang ibang iniibig. And you cannot serve two master. You will hate the one and serve the other. You cannot serve two mammon. Oh. Kung ginaigong mo ang Ginoo, dapat unahon mo siya. Balik na sa atong text, Mark chapter 10, verse 20, 21 and 22. Okay? Balikan ta. And he answered and said unto him, Master, all this have I kept observed from my youth. Then Jesus, beholding, loved him, and said unto him, One thing thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven,
and come, take up the cross and follow me. Verse 22. And he was sad at that saying, and went away, grieved. Subo. For he had great possession. Sa Kristiyanong application, ano? Mayan lang ta mag-amen kung ang preaching about impyerno. Amen! About love. Yes! Preach on, pastor. Pero kung wali na gani about giving, wala na. Do prasasang yung ruler nga matalikod niya nagkakasubo. Church, let's harvest our fresh fruit this Sunday. Oh, hindi ko gina sa inyo ang ako niya first fruit. 300,000, 200,000 natag ko. Kulan ako 100,000. Natag, matan ako sumong Domingo. 95,000 na. Kagaina, may naghatag 3,000 Christmas. Tapos may naghatag pag 2,000. Balaan sa Diyos. 100,000, wala dugang, wala iban. Hindi sumong. Tingob kayo, 100,000 o. Oh. Balance ang ginawa, kinatuwa ito si brother. Brother, taga ito si pastor, 10,000 na Christmas. Kay kulang iya first fruit, 5,000. Tapos isa makina, taga isa, 2,000. Ay kundi. Solve na, 100,000, sirado. Naglungkot ko, nanugunan ko, kita niyo tsura ko, blooming. Lipay ko. Yang akong commitment na 300,000, balaw pilang goal ko next year, 400,000. Oh, nalipat si Desiree. Doon niya, sumungta mga tag sa commitment ng renewal, hindi. Tapos pa New Year, tapuson tanay aton cheerful giving. Oh, cheque nyo? Cheque. Ang iba sa inyo, nagkwasan cheque, pero wala ginaing cash. Kaya nga man, baldog. Baldog. Oh, imagine that. Saliga ka sa Diyos. Almost mga 700,000 ang akong offering this year 2022. Nga wala ko sideline, way ko brigya siya bu, way makuganigusyo. Pero nahatag sang Ginoo for one year 700,000. Itsura ko masubolobon. Hindi. Grabing kalipay ko subong. Gimpreserve sa Diyos ang ako niya health. Damo accomplishment. Damo mga pagpakamayo. Ano pang pangitaan ko man? Ikaw may 5 million ka, may 1 million ka. Pagkatapos, madula ma lang. Pero itong ginata ko, ari na makita tanan ka mga kalag na kalaluwas. Mga accomplishment naton. Hindi na ako na mabawi, pero sa langit makita ko pa na. Ikaw pag mapatay ka, diin mo dalon manggad mo. May dividend bala na? Ang imo nga pagpakamayo material, may dividend na? Wala, kaya man way mo kipagamit sa Diyos. Kabalo ka muna nga agapaluya sa aton, ang nagapala sa aton, pag in-mention ng paghatag. Dira makita ang realidad kung sin ugid kita. Dano lang yung ruler. Grabe, tirisado siya. Lord, I want to follow you. Lord, I kept all that commandment. Sa ginabal sa Diyos, ibaligya tanan pagagamitan mo. Kag magsunog sa akong baw, it take him sad. Nga dalukan tan Diyos kaysa ang tag-iya. Nga doon nanugong kita magatag sa Ginoo. Nga subo nga Christmas. Kabalukod damo kamo bulos. Di nyo ginuna sa kwa. Kabalo na yun. Pagkatapos yan, gaya na, way na. Gintintae. Way na itong pagkaunto ginanda nyo. Ang gimbakal nyo nga bayo, gibaw sa patos, I'm not against that. Dapat lang nga magbakal ka mo. Dapat lang nga magbulig ka mo sa ginikanan nyo.
Dapat lang magbakal ka mo magpa ano lang mahimo sa inyo dang mga bonus yun. Pero hindi pagalimting ang unang sa swildo yun. Ihatag nyo ang tithes para sa Ginoo. Hindi nyo na pagkalipati para bilog na tuwing. I-bless ka sa Ginoo. Di na makita ang realidad kung sino gigita. Look, anong sunod sa nabatian niya? Ang sugo ni Kristo. He was sad and he went away grief for he has great position. Now think of this sang natabo siya. Uno na natin sa Mayo. Anong sa iku gani? Ang manggad pwede maging blessing kag pwede maging hindrance. Kung sa diin pa nga nangayo ka sa blessing sa Diyos, siguradua nga ang purpose nga nangayo ka kay gusto mo gamiton ina para sa kamayan sa Diyos. Hindi kinapakalipati. Kaya ako nakita in my 33 years ina as a pastor, kadamo sa mga Kristiyano nga kapag gin-bless kag may mga promisa sa Diyos, wala gid na fulfill. Ila lang talikdan kag palipason ang mga nagliligad ya tinuig, hindi gid nila na fulfill ang ilang commitment sa Ginoo. Ha? What lacking to this man? His consecration to God. Kaya ang kabaturan, sabi, ang kabaturan, abi niya, ang tanan niya nga ginahimo, saya ko galingon lang. Oh, amo na itong ang iyaging kinanglan. Pero sa ginabalansya sa iyang mga gipanghambal, hindi niya na mabaton. Why? He was afraid to lose his wealth. He was afraid to lose his position. Not realizing, like what Jesus said, nga kung ano ginatag ko sa inyo, inabangod halin sa akon. Kung ano mang mayara ka mo, inabangod, gimbless na ka mo. Why David was able to say, nga ina, ibalik ko kay imo man ina? Because David was in the will of God. Pag wala ka sa kabubuton sa Diyos, hindi ka makahambal sina. Pag wala ka sa musang Diyos, kagaimo ka spiritualidad, wala nagagro. Hindi ka gin malipay nga maghatag para sa Diyos. Hindi ka gin makatikang para magpangalagad sa Ginoo. Hindi gin. Good life, ang balunta ka mo. Amo na naintindihan tamang ka mo, nga man amo na Christian life niyo. May arti sa inyo, pinanakatuwig, hindi pa niya po ka mo maghatag. May swildo. Kada bulan gabaton, nilipo, pero wala gyapong gatag. But sino wala kaya pagkakadlok sa Diyos? Wala kaya respeto sa Diyos? Nga tanan niya, ginabaton mo iya sa Diyos. Pagkatapos, okay lang mo mga pagwano, mintsindihan tani sila ya. Pero ikaw agapon, arasimbahan. Wow, kaluluhoy ka, utod. God is first in the life of David. Tanin di amo sini ang ato reaksyon. Nga kita magkakasubo. Makita yung treatment, go and sell and give it to the poor. Ginhagpasa sa Ginoo. God love him. Oh. Actually, naka-intindi ko most of the time gusto natong sundon ang Diyos. Tama? Isisawin ka mo pamangkot, gusto mo ba na sunod ng Diyos? Yes. Palangga mo ang Diyos? Yes. Gusto mo lang ang Diyos? Yes. Puros na yes. I tell you, wala sang no pag-abot sa Diyos. Pero nga man, asa lang kita sa yes, asa lang kita sa ambal, nga man din natin pwede sundon ng Diyos. Lord, I will follow you. Wherever you go, pero pamangkot, are you willing to sacrifice? Kay tanan, ma-follow na lang na. Kung unahan mo, sunod ang Diyos. To follow the Lord, it means you are willing to give God everything. Itugya mo ang Diyos sa tanan. Ang tanan, make God number one. Ang problema kay hindi number one ang Diyos sa kabuhi natin. Why? Because you are still holding sa mga butang, sa posisyon, pangalan, butang sa kabuhi mo. Amo nang hindi number one. Kaya may ginakaptan ka. Maybe you're
You know, pangalan mo, trabaho mo, ha, basi maguba, bawian ka. Sili ko sa inyo, mas importante ang relasyon nato sa Diyos kaysa sa mga butang sinikalibutan. Kalabanan, importante lang ang Diyos, number one lang ang Diyos. Sa imo, kung may sakit ka na, may cancer ka na. Number one lang ang Diyos sa imo, kung tagimatayon ka na. Tama sila ka, gusto ko na mga lagad di mo gino. Puro sa lang Diyos. May mga panahon nga nag-doubt kita. Kung hindi maayo ang kabuhi natun, kung may grabe kita nga trials, kung may grabe kita nga sakit, bisa sa trabaho natun, well, normal na, ang balunta ka mo. Kaya bisang gani si Job, nag-question sa Ginoo. You remember that? Nag-question si Job. Di normal na nga, bisan maayo ka nga tao, gakaabot si mo kabuhi, nga testingan ka sa Ginoo. Ang pamangkot kung testingan ka sa Diyos, masunod ka gyapon sa Ginoo. Amo nang pamangkot na. Kaya basi masunod ka lang kung sa ayahay lang, pero pag-abot sa mga pagtilog, kamabug at yung mga desisyon, di ka kasunod. Tapos ako. That is the letter C of cheerful giving, consecration. Ang letter D, I tell you will love it. Bisan ako personal. So don't miss that next Sunday. Okay? Tindog na paliyog, Ebrahim, bawa, Ebrahim, close.